Ilang araw nang balisa si Aling Nenita dahil sa pangambang masasalanta ng bagyong Aghon ang kanyang pananim na saging. Pero dahil hindi na dumaan ng Caraga Region ang bagyong Aghon, umaraw na ngayong Sabado sa Butuan City. Mahirap git sir kasi yung magbagyo, wala kami ma-harvest kasi yung mga tanim namin, mga banana, madapa. Masalamit kami ng Panginoon. Pero ayon sa Office of Civil Defense, kahit maaliwalas na ang panahon, nasa blue alert status pa rin ang Caraga Region. Sa bisa ng alert status, maipapatupad ang mabilisang koordinasyon sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Also to monitor the situation on the ground in line with the preparations doon sa Tropical Depression Aghon. Until now, sir, naka-blue alert status pa rin. Sa Mindanao, naapektuhan ng bagyong Aghon ang bahagi ng Surigao del Norte at probinsya ng Dinagat Islands, kung saan itinaas ng PAGASA ang signal number 1. Ilang barko ang hindi piniyaga makapaglayag sa San Jose Port sa Dinagat Islands kaninang umaga dahil sa bagyo. Pero kaninang hapon, piniyaga na rin makabiyahe ang mga na-stranded. Nakabiyahe na rin ang mga stranded sa Siargao Islands at Bukas Grande Islands. Sa Balingasag, Misamis Oriental, nasawi ang isang babaeng grade 8 student matapos mabagsakan ng puno ang kanyang sinasakyang tricycle sa kasagsagan ng ulan at hangin nitong Biyernes ng umaga. Makikita sa ibinahaging video ang ilang residente na sinusubukan buhatin ang kahoy para ma-rescue ang dalagita. Pero dead on arrival na sa ospital ang biktima. Job Manahan, ABS-CBN News.